Kumusta mga tol, for today's video, nandito pa rin tayo sa Skygo, Cubanatuan City at tingnan naman natin itong isa rin sa mga bagong scooter sa market from Monarch Motorcycles. So ano bang special dito sa bagong scooter na to? Tara, tignan natin ngayong araw. So ito nga pala mga tol, ang bagong Monarch Arrow 150. Kaya sa mga interesado dyan dito sa bagong motor na to o scooter na to, so PM lang kayo sa Facebook page natin, Motoken. Ayan, ipa-flash ko lang sa screen pati yung contact number natin. Okay mga tol, dito nga pala to sa Skygo, Cubanatuan City, along Maharlika Highway lang to, no? So madali lang itong makita dito sa Bernardo District. So pag-usapan natin mga tol yung looks ng scooter na to, no. Unang-una mga tol, yung design nito is classic looks, ano, at the same time andun yung pagka-modern stylish niya. At ito talaga yung nakaagaw pansin sa akin sa scooter na to, no. Naka-naked handlebar tayo dito and talaga napaka-premium nung looks niya, no, kung makikita nyo. Napaka-sleek lang ng design niya, no, tapos meron lang siyang rounded shape na meter panel at ang maganda rin eh, naka-digital meter panel na tayo diyan. Alam nyo yung tinipid lang siya sa design pero napaka-stylish. Yun yung tingin niya sa akin eh. At the same time mga tol, talagang andon pa rin yung pagka modern design niya. And very minimalist lang din yung mga decals natin, ano. Meron lang tayo ditong yung pinaka branding niya na Arrow 150, tapos naka embossed pa siya kaya lalong naging premium yung looks. Tapos dito sa bandang unahan sa side profile, meron lang tayo ditong logo ng Monarch Motorcycles. Okay mga tol, pagdating nga pala sa presyo nitong Arrow 150, ang cash price niya ay 79,000 pesos, tapos ang down payment ay 3,000, then payable siya 12 months hanggang 36 months. Pagdating mga tol dito sa front end natin, sa mismong headlamp natin, meron tayong rounded shape na headlamp, ano, tapos LED yung ginamit na ilaw dyan. Very classic ng datingan niya, tapos yun nga, maganda dyan, LED yung ginamit, kaya siguradong mas maliwanag lalo na sa gabi. At talaga nakadagdag din ng style o forma yung pinaka fairings ng headlamp natin. Pagdating naman sa turn signals, LED na yung ginamit dito. Good thing is meron siyang hazard light. Sa front fender, very classic din ng design. Pagdating sa suspension, naka-telescopic fork tayo dito. Sa wheels naman mga tol, naka-mag-side dito. Pagdating sa brakes, naka-disc brake tayo with dual piston caliper. Pagdating naman sa gulong, naka-tubeless na tayo dito, no? Tapos may sukat itong 90/90 rim 14. Dito naman sa bandang likod mga tol, so gandang-ganda ako dito sa style ng brake light natin, ano. Yung design nito is yung pinaka-logo ng Monarch Motorcycles, ano, talagang napaka-stylish. Tapos meron din tayong ilaw para sa plaka, then meron siyang reflector for added visibility. Nagustuhan ko rin yung design ng pillion footrest natin, ano. So yun, pipindutin lang natin para lumabas siya. Then kapag i-fold natin siya, isagad lang natin yung pindot para mag-lock. Pagdating naman dito sa suspension natin, naka single shock absorber tayo dito. Then sa brakes naman, naka drum brake tayo. So yung design ng drum brake niya, baligtad, ano, nasa taas yung pinaka brake arm niya. And sa size naman ng gulong, same lang din sa front tire natin, naka 90/90 rim 14, and tubeless na rin yung gulong natin dito. Dito sa tambutyo natin, meron siyang premium muffler design. Tapos yung color ng pinaka heat guard niya, same color dun sa body color niya na glossy gray. Tignan naman natin mga tol itong napaka-classic na design ng meter panel. So meron siyang rounded shape. Ang maganda rito, fully digital meter panel na siya, ano. So madali lang siyang mabasa dahil itim na itim yung pinaka-background. So dito natin makikita yung mga basic info ng motor, ano, tulad ng tachometer, speedometer, odometer niya, fuel gauge, then meron din siyang check engine indicator, turn signals indicator, at yung high beam indicator niya, no. Pagdating naman dito sa switch handlebar, dito sa kanan meron tayo ditong switch ng hazard light, yung on and off ng headlight, at yung electric push start niya.
Pagdating naman dito sa kabilang side, meron tayo ditong USB port para magamit natin sa mga mobile gadgets natin. Ano. Then sa mga switch, meron tayong passing light, yung high and low beam niya, turn signals at yung busina. And nagustuhan ko rin yung pinaka handle grip natin, ano, very classic ng datingan. And ito talaga yung maganda dito, no, scooter siya pero meron siyang passing light switch. At ang isa sa pinagmamalaki nitong Arrow 150, ginamitan to ng keyless ignition. At ang maganda rito, meron siyang answer back function. And dito na rin yung bukasan ng upuan, ano, bali sasagad lang natin yan papunta sa kaliwa. And wala, open na yung upuan natin. And sa ilalim ng upuan, meron tayong under seat compartment. So medyo maluwang siya kaya marami-rami din yung mailalagay natin dito tulad ng basic tools, maliit na bag, jacket, etc. And sa tabi nito yung fuel tank niya, no. So meron itong sukat na 5.5 liters fuel tank capacity. So medyo malaki din yung fuel tank natin dito para sa Arrow 150. And nagustuhan ko din yung upuan, ano, yung seat design niya. Very premium, very classic. At ang maganda dito yung color niya, no, color brown. Nakadagdag din ng classic looks doon sa overall body design niya. And nagustuhan ko rin yung cushion na ginamit dito, no. So malambot siya kaya siguradong napaka-comfortable yung sakyan nito. And yun na nga, sinakyan na nga natin, mga tol. Talagang napaka-comfortable, napaka-lambot ng upuan niya. So maganda yung cushion na ginamit dito. Siguradong napakasarap nitong ipang chill ride. And ang nagustuhan ko dito, talagang maluwang yung legroom natin dito. So 5'7 yung height natin, pero tignan nyo naman kung gaano kaluwang, ano. Talagang may bibigay rin ito yung comfort na hinahanap ng rider. Spacious din talaga yung pinaka floorboard natin, ano. Tapos magagamit din natin yan kung sakaling mamili tayo. So pwede nating ilagay dyan. Pagdating naman, mga tol, sa seat height nito, may sukat itong 760mm. Pasok na pasok sa mga Pinoy height, ano. And pagdating sa ground clearance, meron itong 125mm. And sa bigat naman nito, may timbang itong 110kg. So magaan lang siya, madali lang siyang gamitin or i-maneuver. Pagdating sa makina nito, mga tol, gumagamit ito ng 149.6cc engine displacement, 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, 2-valve, single cylinder fuel injected engine. Nakaya mag-produce ng 6.1 kilowatt at 7500 rpm at max torque na 9.3 Nm at 6000 rpm. At pagdating sa transmission, naka CVT ito. So pagdating sa fuel mileage, kaya nitong umabot hanggang 35 kilometers per liter. So yan yung nakalagay dun sa pinaka-manual niya, no? Pero syempre depende yan sa rider and sa road condition. Okay, mga tol, yan ang update natin para dito sa Monarch Arrow 150. So dito lang yan sa Skygo, Cabanatuan City. Kaya kung interesado kayo dito sa bagong scooter ng Monarch Motorcycles, call or text lang kayo, mga tol, o kaya PM nyo ako sa Facebook page natin. So hanggang dito na lang muna, mga tol, kung umabot kayo sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat, mga tol, sa panonood. And kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat, mga tol. Always ride safe and God bless.